Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, kahit kalaban mo ay mabangis, ikay hindi bumabagsak, parang presyo ng langis. Kahit na hikahos ay pinipilit, kahit ang ulam mo'y isang linggo na iniinit. Pambihira, bilib ako sa'yong pakikibaka, kahit na walang laman ng tiyan pati pitaka. Kamag-isip matalas matalim, kawangis mo ang rosas na sa semento nakatanim. Pambihira, titig ka sa pagkait inumin, pero sumasarap ang ulam pag merong panauhin. Pambihira, ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, nagdasal sa may kapal at sa tangke ay sumagupa. Pambihira, sa harap ng krisis ay nakangiti, nakikipagharutan at ang lakas ng kilite. Pambihira, ang galing nyo sa kusina at pagluto, maya't maya'y umunguya sa dieta di natuto. Pambihira, sa bawat problema di natitinag, liwanag sa dilim sa bawat araw ng pagsinag. Pambihira, sa aking talino mo sila'y bilib, pumapasa ka kahit ika'y hindi nakikinig. Pambihira, mga talento mo'y umaapaw, bumubulusok isang ganap na bulalakaw. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kamit kamay. Pambihira ka Pinoy, kaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, lahat ginagawan ng paraan, kahit sa butas ng karayong pilit niyang idadaan. Pambihira, lahat na paniwala mo sa kwento mo, lahat ay napahanga sa lahat na naimbento mo. Pambihira, sa tigmaan handang mamatay, dugong nananalaytay ay handang ialay. Pambihira, sa husay mo lahat ay nakinabang, lahat ay natawid mo sa tulay ng kahirapan. Pambihira, kapag inaapi ikay tahimik, mag-isang nag-iisip sa isang tabi walang imik. Pambihira, kahit walang wala kinaya mo, kahit kulang bigay sa'yo lahat ay pinagkasya mo. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kapit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, kahit mahirap ikay nagsikap na mapagaan ang nakadagan sa iyong balikan. Pambihira, sa pamamagitan ng panalangin, kahit anong suliranin ay kaya mong kalabanin. Pambihira, talo-talo pag merong diskusyon, pero nagkakaisa kapag merong revolusyon. Pambihira, hindi umuuro sa mga hamon, sinasalubong kahit ng pastaon na ang alon. Pambihira, balik sa balot at asusena. Pambihira, umibig kaya anak mo'y sandosena. Pambihira, ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang yung dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira, kahit kalaban mo ay mabangis, ikay hindi bumabagsak, parang presyo ng langis. Pambihira, kahit na hikahos ay pinipilit, kahit ang ulam mo'y isang linggo na iniinit. Pambihira, bilib ako sa'yong pakikibaka, kahit na walang laman ng tiyan pati pitaka. Pambihira, kamag-isip matalas matalim, kawangis mo ang rosas na sa semento nakatanim. Pambihira, titig ka sa pagkait inumin, pero sumasarap ang ulam pag merong panauhin. Pambihira, ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira, sa pagkalsa ay mapayapa, nagdasal sa may kapal at sa tangke ay sumagupa. Pambihira, sa harap ng krisis ay nakangiti, nakikipagharutan at ang lakas ng kilite. Pambihira, ang kalinyo sa kusina at pagluto, maya't maya'y umunguya sa dieta di natuto. Pambihira, sa bawat problema di natitinag, liwanag sa dilim sa bawat araw ng pagsina. Pambihira, sa aking talino mo sila'y bilib, pumapasa ka kahit ika'y hindi nakikinig. Pambihira, mga talento mo'y umaapaw, bumubulusok isang ganap na bulalakaw. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit bisig kamit kamay.
Pambihira talagang Pinoy. Magandang gabi po sa inyo lahat. Finally, nandito na uli kami. Ako po si Art, kasama si El, nandiyan ni si Jake Carillo sa kanilang bahay, ang aming audio engineer. Of course, si Bluebird. Welcome sa programang Filipino Excellence in the Middle East. El? Magandang gabi, Art, at magandang gabi, Daddy Blue. Na-miss ko po ng husto na makasama kayo for almost a month. Well, more than a month. Pareho tayong tatlo. Oo, grabe, na-miss ko po. Hindi tayo nakita-kita for a long, long time. Yes, not in the coverages, even to talk about what's going on. And, let me just take this opportunity para magpasalamat dun sa mga nag-send ng kanilang mensahe ng pumano po ang aking kapatid, ang kaisa-isang ate ko. Yan po ang dahilan kung bakit wala po ako dito at hindi ko kayo nakasama ng matagal. Maraming salamat. Hindi ko po nakakalimutan mga taong nagpadala ng mensahe and who has been there for us. Actually, nangyari, yung last show natin, that was the first, that was the second Tuesday of January. Then, napunta kasi ako sa Kenya, na assign ako doon for 9 days. Then, talagang plano namin, Blue, first Tuesday ng February, ito nga nangyari ngayon, kapatid ni El, si Grace, tapos for the 3 weeks talaga hindi pwede. So ngayon, at least nandito na nga. So nakakatuwa nga nandito. Tapos maganda kasi yung topic natin na pinag-usapan ng plano namin ni El yung last February. So alam na ninyo anong month of February, di ba? Ano bang month of February sa'yo, Blue? Well, pag February talaga, before February ka, alam na natin eh. May mga alam naman Pinoy advance. So pag February, walang ibang pag-usapan. Pag-ibig. Yung talagang topic namin. At yung guest natin, isa-isang guest lang siya. Pero ang dami ang alam sa pag-ibig, sa buhay, sa pagmamahal. Yun nga, na-postpone nga. So, pasensya na po, ating special guest. Ang ating special guest, marami siyang alam at kilalang kilala siya. At talagang tingin sa kanya ng mga tao ay, kung ano mo sinasabi, talagang may laman at may kahulugan. Tama ba yung Tagalog ko? Kahulugan. So, umpisa na tayo, Blue. Yes. El. Okay. At sa tagapakinig pala, kung meron na kayong mga... Kung habang nag-explain or nag-discuss yung ating guest, pwede na kayo po mag-text sa 4001 para magtanong sa kanya or magbati or magbigay ng mensahe. At atin na rin sa programang FEME kasi ito na po ang, for now, ang huling programa po ng Filipino Excellence in the Middle East dito po sa Dubai Eye. For now po, so di natin alam kung kailan ulit kayo babalik. But really, as mamaya na kami, sige, magpapaalam sa inyo. Ito muna unang guest natin. Ha? Wala na siyang pakilala. Ang pangalan niya lang ay isabi na lang natin sa pangalan, Uncle Tom. So, good evening, Uncle Tom. Magandang gabi sa inyo. At nakakalungkot nga kasi ito pa yung huling... Okay, malungkot, Uncle Tom. Naiiyak na ako. Okay, iiyak din ako. Alam mo baka yung boses ni Uncle Tom o kung kilala na mga iba. Mag-text na kayo ng 4001 kung sino siya. So Uncle Tom, welcome to the show first. Okay, welcome to salamat. Filipino Excellence in the Middle East. Yes. Ito pong show ay talagang inorganized to inspire, encourage and empower our listeners dito sa Gitnang Silangan. Hindi lang po tayo na papakinggan dito sa Dubai. Pero sa buong mundo kasi okay. Via web access, via live streaming tayo through web. So, Uncle Tom, sa'yo ba, ito, diretso na tayo. Kasi month of February pa rin tayo, 25. Ano ba ang meaning ng pag-ibig sa'yo? Well, pag-ibig. Meron ako nabasang dictionary kasi. Mukhang 18th century pa ito na-publish eh. At define yung pag-ibig. Ang sabi ng dictionary, love is a malady, isang sakit, okay, na ginagamot ng kasal. Ah, ng okay. Kasal. Mm, pag kinasal, nawawala na yung pag-ibig. So, tingin mo na, parang narito ako doon. Baka, pati si Blue, bilang first time ko marinig ng tao nito, Blue, ganito. Atene kasi, si Uncle, Uncle, para lang sa information mo, Uncle. Una kita nakita yung robot. Ah, okay. Okay, so ngayon, tama naman ako ngayon. Hindi kasi, okay. It's actually a satirical dictionary. Uh-huh. Okay. Pero ang pag-ibig, okay, gusto nyo ng pag-ibig. Actually, single ako, no? Okay.
professional bachelor. At kung tatanungin mo ako ng pag-ibig, ang pag-ibig na kalimitang pumapasok, lalo na siguro sa mga listeners ninyo ngayon, ay yung mga nararamdaman ng damdamin, ng puso. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay yung bang resolve, yung will, na pwede kong ibigay yung sarili ko sa'yo dahil tayo magkaibigan, dahil ikaw ay aking asawa, dahil ikaw ay aking anak, dahil ikaw ay aking kapitbahay, pwede kong ibahagi sa'yo yung sarili ko. Eh, sa tingin ko, yun ay isang katangian ng pag-ibig na nawawala ngayon sa mga kabataan. Mm-hmm. Sapagkat pag dumadating na itong Pebrero, itong 14 ng Pebrero, na lumipas na, mabuti lumipas na. Ang pumapasok agad sa isip ng mga kabataan eh, saan tayo magde-date mamayang gabi? O ano kayang iregalong ibibigay ko sa'yo? Apo. You know? Pero ang pag-ibig goes beyond ditong mga kahulugang binibigay sa atin ng media, ng mundo ngayon. At alam ko naman na alam ninyo yan. Kailangan lang discoverin natin yung mga naitago na natin sa ating mga puso, eh, lalabas din yun. Kailangan lang paalala, pamisa-misan. Mm-hmm. Okay. Alam nyo, Daddy Blue and Art, si Uncle Tom, hindi lang yan nag-stay dito sa Dubai. Galing din yan ng Doha. And earlier on, ano, while we were waiting for you, Art, I asked him, ano ba yung characteristics ng mga Filipino sa Doha compared sa mga characteristics ng mga Filipino dito sa Dubai? Dahil nga itong programa natin, it's about Filipino Excellence in Middle East. So, I'd like to know, Uncle Tom, baka pwede niyong bigay muna sa akin kung ano ba yung characteristic na magaganda ng isang Pinoy na taga-Doha against taga-Dubai. Generally, right. Alam nyo, sa totoo lang, at ito ay galing sa aking puso, dito sa golf, ewan ko, bakit ang dami kong nakilala at nakikilalang mabubuting tao? Alright. Matagal din ako nagtrabaho sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing walang mabubuting tao doon. Sinasabi ko lang, nakakapagtaka na ito pang mga taong malayo sa kanilang bansa, okay, ay makikita mo yung mga katangiang hinahanap mo sa isang Pilipino. Hmm. Para bang, sabi ko nga eh, bakit siguro this situation brings out the best sa atin? Precisely. Yung pagiging malayo? The situation of difficulties, okay, ito mga kahirapan dito, ang di ba, yung mga struggles. Actually, this brings out the best. Kaya ang sinasabi ko, ang dami kong namimit na mga mabubuting tao talaga dito sa golf. Kaya sa Doha ako sa Dubai, ang pagkakaiba lang, apa, maliit lang kasi yung Doha. Okay. Well, maliit din naman yung Dubai. Kaya lang, sa Dubai, eh, maraming pwedeng gawin. Apa. Doon, konti ang pwedeng gawin. Sa Cornish lang, ano. and talking about events or activities that they might, you know, have the opportunity to do, siguro napansin nyo rin na maaring naging disadvantage din ito para sa mga Filipino. Ibig sabihin, maraming distraction, maraming pagkakagastusan, maaring naging simula ng kanilang problema dito sa ating bansa ngayon. Yeah. At konektado pa rin yan dun sa sinasabi ni Art, yun sa pag-ibig. Opo. Mas nagiging impersonal. Mm. Pag mas maraming tao, at you're mas right, maraming pupuntahan lugar, it becomes more impersonal. Mm-hmm. So, yung damdamin natin sa isa't isa, at tinan nyo, sabi mo 15 years ago, 20 years ago, pag ikaw may nakasalubong ditong Pilipino, hindi pwedeng hindi mo babatiin eh. Yes. Totoo. I can attest to that. Alam mo, Uncle Tom, yung dumating kami dito 11 years ago, yung sa Karama, sa Carrefour, pag nakasalubong mo yung batian talaga eh. Titingin pa sa mata mo, Uncle Tom. Kabayan. Kabayan, kamusta? Ah. Ngayon.